No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. Sabay-sabay. And the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrows and sighing shall flee away. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong magpapala, kayo pong magpapira ng mga puso namin, Panginoon, ang pagandang message nito, Lord. I pray na matutunan namin at panghawakan namin yung mga salita ni Lord, yung pangako. At yung napakaganda at rapat naman na kayo'y napurihan after kami po'y palaki nyo din. Mangyari yung mga pinangako nyo, kayo naniwala, napalataya, naghintay, at natupad, Panginoon. So kayo pong again, magpala na kayo pag-aaral ngayong gabi. Kaya malulati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay, good evening po sa lahat. Good evening po. Title po natin ngayong gabi ay Sorrow and Sighing Shall Flee Away. Sorrow and Sighing Shall Flee Away. Sa Tagalog, ano yung kalungkutan, no? O kapaghiyatian? Ano yung sighing? Tama. Sabi ni Google, ano daw eh? Ang sabi? Basta, mali eh. Tama yung bubuntong hininga sa sighing, pagbubuntong hininga. Parang di eksakto, pero alam natin sabihin ng buntong hininga, di ba? Pag napaganon ka, sabihin, isip ka malalim, may kalungkutan, ang hinayang, kalungkot. Ayan, so kaya ganun din, sorrow and sighing, pag pinagsama mo yon, mawawala daw, pag sinabing flee away, aalis, lilipad, mawawala. So positive yung message natin ngayon, amen? Though may mga negative mamaya, pero yun nga, mawawala daw yun. Kaya positive daw, kaya nga bagay, wala yung iba eh. Encouragement preaching to, encouragement sermon. So, sinong may problema ngayon? Parang wala, you know? Wala yung panalangin eh. Ang Johan, wala ka namang, ano? Si Johan lang, huwag kayo, Johan. Jared. Alusugan, okay naman tayo. Ako minsan, pagbangon ko, hirap eh. Doon ako nag-exercise kasi, ganyan. Pero ang problema talaga, ano eh. Madalas pera, no, Ate Marge? Lahat naman eh. Itong pa naman mga Gcash, Paymaya, puro ang advert, PPI, puro pautang eh. Malibasa, kumikita sila eh. Umpisa na natin. So, title natin, Sorrow and Sighing Shall Flee Away. Shall. Ibig sabihin, mangyayari yun. So, kung alam nyo yung mga ano pa natin, alala nyo ba yung mga last week natin? Alala nyo? Sino nakakalala? Merong cellphone. Ay, cellphone nyo pala. Okay na? Okay na. Pero SIM card nyo ata na sa akin. Oh, ba't din nyo pinalala? Saan na ba yun? Sa taas. Palala nyo. Ano yung last week? Judgment of the nations and then seek ye out of the book of the Lord. Importante yan ngayon kasi parang continuation to eh. Pero before that, yung ano muna, no, trust in the Lord, not on mere numbers. Then a king shall reign in righteousness. And the Lord is our judge, lawgiver, and king. So napakaganda nito actually kung minsan-minsan balikan nyo. Ako binabalik ako minsan yung preaching ko eh. Okay naman. Pero iba-iba rin kasi dating talaga sa atin. Depende sa nakikinig kayo eh. Okay, so tingnan natin. So, umpisa natin. Sabi dyan, the wilderness
Naalala niyo yung saan tayo nagtapos ng 30 pole? Mga animals, di ba? Pero saan natin kinumpa rin animals? Sa mga? O, ano saan natin sila kinumpara? Sa mga pag later pagpapalain, di ba? Kasi parang aalisin yung mga tao doon, papalitan ng hayop. Tapos ang daming pangako sa mga hayop. Pero actually, naalala ko lang tuloy, no? Yung sinabi rin ni Paul, kinote niya po sa Deuteronomy, sabi niya, "Does God care for oxen?" Masahin na nga natin. Kasi baka naalala ko eh, baka hindi gets o yun, baka hindi naniniwala. Merong scripture dahil na, minsan malalim. Yung mga interpretation na ito na makukuha mo lang pag... Oh, ito nga yan, ayaw. Tama ba yung thread? Walang H. Ayan, so paibasa dyan sa 25-4, ready, go. Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. Tagalog, huwag mo daw bubusalan yung, yung baka. Pag siya naman ay... nagtitread, ano yung tread? Yan, tinutungtungan. Pero basta, di ba may minsan gamit kasi wala pang makinarya dati. Ginagamit nila kahit yung sa gilingan, baka yan. Horse, asno, kahit ano. So, pag basta nagtrabaho daw yung ayop, huwag mong bubosalan. So, pag binasa mo sa Old Testament lang, di mo maintindihan eh. Kasi, concern na concern ng Diyos sa, ano, sa hayop ba, ganun ba? Parang, kasi, gamit mo yan eh, di ba? Ay, sasakyan. Sabi sa inyo, ingatan natin sasakyan. Gusto ko alam, spiritual tayo dito, ba't pati sasakyan, puro sasakyan. Eh, ginagamit natin yan eh. Nasira yan, apektado tayo, di ba? Ganon din sa Diyos. Yung sabi dito, yung axe o yung anuman yung ginagamit, gamit nila yun eh. So, pag daw, siya daw, ay nagtatrabaho siya, especially sa pagkain, natrabaho siya, huwag mo siyang bubusalan. Ibig sabihin, huwag mong gugutumin. Hayaan mo lang kumain dyan, eh, nagtatrabaho eh. O ito yung sabi ni Paul later. Ito muna sa Timothy, oh, inulit pa pala yun sa ano, no? Galing chat. Sa Timothy muna, sabi dyan, "For the scripture say, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward." So dito na in-interpret dyan sa Timothy. Ibig sabihin, yung mga pastol daw, huwag mong gugutumin, parang ganun. Ngayon kasi nagtatrabaho siya eh. Tapos gutom. Ganun, ano mangyayari? Mag-preach siya, parang lantan lang tayo si pastor. Hina naman ni pastor. Ay wala, gutom eh. Magtrabaho kanina, ngayon mag-preach. Soul winning pa. Papasaway pa yung iba. Gusto mo, maganda-maganda yung outline. Ngayon. So huwag mo daw gugutomin. So dito naman yung... Yeah, sa 1 Corinthians din, hindi ganyan. "For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn." Okay? So, inuulit ulit. So, kaya nga sinasabi natin, nung Old Testament, yes, concerned siya sa oxen, pero, ang iniisip niya pala, ito, kaya sabi dito sa, "Or say it all together for our sakes." Kaya sinabi na ng Diyos yun, hindi para sa ox talaga. Sinabi niya actually sa mga lingkod ng Diyos na nagtatrabaho. Amen. At ang context ka dito sa personal, natapos na natin ito eh. Ito yung sweldo ng mga lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, huwag mong gugutumin. Okay, tapos na tayo dyan eh, pero nabanggit ko lang. Okay, kaya last week, yung 34, yun yun, yung mga pinangakuan. Pero dito may mga hayop din, ito yung mga kalaban eh. Kasi mga ravenous, yung mga kumakain, mga territorial. Last week, mga bittern, mga kambing, mga ano, owl, pero may vulture din pala doon. But anyway, so tama yung kinukumpara tayo sa hayop. Tayo may kinabang sa iniwan ng mga pinarosahan ng Diyos sa mga loko-loko, wicked. Tayo may kinabang sa lugar nila. Amen? Amen. Paano nag-umpisa, naiiyak ko na. Okay. Kaya ngayon, okay. Kaya ngayon, after nun, ano yung mga bagay? The wilderness and the solitary place. So, naalala niya, last time, the wilderness, parang, kahit ngayon mga palaces, di ba, parang mga cities, iiwanan, siyempre, tutubuan na ng mga kung ano-ano yun.
Sabi dito, yung wilderness is already tabay, shall be glad for them. O sino na yung them? Kaya ako na-brought up yung ano. Tempty po, sino yung them dyan? Matutuwa yung wilderness sa kanila. Sino sila? Yung mga nakinabang dun sa judgment ng Diyos. Mga Kristiyano yun. Manampalataya. Nanong una, tiis-tiis. Tayo, ganun tayo. Diba, tiis tayo ng tiis? Sana. Kaya huwag kayong may discourage. Kaya minsan, nakikita ko rin yung pagsubok nyo. Pero ang gusto ko talaga sa inyo, pag nausubok, masaya pa eh. Yung maganda eh. Nakakalimutan nyo na tumirik yung sasakyan namin eh. Hirap na hirap. Sino man doon? Si Joson. Saan? Joson. Hirap. Napoma ka ba nun? Tula ka ba nun? Ah, oh, men only. Nandoon si Joshua noon. Di ba? Yes. Oh. Kaya nga, hindi na siya ulit sumali. Hindi. Nag-commute kami. Nagalita ka ba noon? Pinatawanan mo lang yun, no? So, ganun yun. Sino yung... Gumagulo sa gym. Yeah, so sana yung maging encouragement sa inyo to. Anyway, so yan, mautuwa yung wilderness sa kanila. And the desert shall rejoice. So anong pinagkaiba ng wilderness? Ah, pinagkapareho na solitary place, wilderness, desert. Kasi nga naman, pag walang tao, walang hayop, walang, di ba, sabi nga nila, nasa Bible din yun eh. Nakalimutan ko, basta paraphrase ko na lang, sabi niya, pag madumi daw yung, ano, may pakinabang, yung stable, ibig sabihin, may hayop, may nagdudumi, may nagumagamit, madumi yan eh. Pero may hayop, ibig sabihin, parang yung mga Chinese restaurant daw, pag may nabasag doon, makapalakpak pa daw eh. Kasi maraming customer. So, ganun daw kaya sa bahay niyo, huwag kayong malulungkot. Mga anak niyo, magugulo, maingay. Mamimiss niya pag wala na yan. Amen? Paluin niyo na lang. Pero, sa amin, ang gulo doon sa taas. Kaya, ganun talaga. Turuan niyo na lang magligpit. So, anyway, so mautuwa daw yung mga wilderness, solitary place. And, ito na, and blossom as the rose. So, wilderness, ano yan eh? Either desierto or hindi masyado. Di ba, last time, mga thorns, and briars. Dito naman, desert, magkakaroon ng rose. So, anong pinipicture niyan? Banggitin ko na lang kasi, makaulit na tayo sa Isaiah, sa Millennium, tsaka New Heaven and New Earth, di ba? Ganun yung picture niyan eh. Doon ngayon daw, ewan ko itong mga to, medyo sa Israel daw, kahit sa Egypt, kasi nga may technology na tayo ngayon, di ba? Saudi, may mga sa China, yung mga desierto daw nila, tinutubigan na nila eh. Pero wala pa rin yun. Hintuin mo yung tubig nun. Tuyo agad yun. Pag Millennium, tsaka New Heaven and New Earth, talagang kasi sisirain eh. Tapos lalong lalago yan. Yun ang pinipicture dito. Pero pwedeng sa spiritual din to. Okay? So kahit sa... Ha? Dubai, di ba? Pati ano daw eh, Saudi, gumagawa ng ano-ano kasi lang magawa sa pera. Pero maganda yung encouragement to. Pwedeng mag-umpisa ka ng... Yan, yung kilala nga natin, Pastor, gano'n. Devastated siya ngayon eh. Alam ba niya, mga anak na. Pero nakikita ko doon, pag naka-aon sila, tapos nag-reconcile pa, yun ang masaya doon. Ang mapapanganga yung mga naninira sa kanya ngayon. Nasira siya, wala nang nagpakailam dapat dito. Ngayon, wala na, wala nang problema. Ano kayo ngayon? Ang maganda, no? Lumabas yung mga walang judgment, wala yung mga discretion sa halip na nalaman mo ngayon yung kaibigan mo saka hindi, tsaka yung marunong, tsaka hindi. Yan ang maganda din. Sabi nga nila, pag yung mga kaibigan daw, nalalaman mo yan sa pagmay, pagsubok. Amen? Ganun yun eh. Yan ang maganda doon. Pag nangyari yun. Though, hindi ko alam kung gaano kabilis yun. So, yan. So, actually, simula dito hanggang matapos, yun ang tema natin. Okay? Hindi maganda, and then, lalago. Kumpara natin, spiritual. Nari, sino bang ano ngayon? Kung ang haggard. Yung mga classmate ako dati na, ano,
Bagay, ano lang nga muna, sa laman lang muna. Nung bata, mukhang ewan. Nung medyo tumanda, nagkaroon na itsura, siguro nagka-pera or something. Glow up. Glow, ano? Glow up. Glow up ba yun? Hindi ko ngayon. Anyway, si Mama yan, habang tumatanda, gumaganda, di ba? Amen? Amen? Ano ba lang? Kasi, tuloy natin ito, ha? So, blossom as a rose. Nakakita ba yung rose? Maganda yun, di ba? Pagbagong tubo. It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. So, minsan, yan ang kailangan sa atin, eh. Kung nakikita ko kayo, parang pagod na ba kayo? Ha, Mark? Ay, mas... Magtira kayo ng konting lakas. Ha. So, sobra daw. And then, obviously, kaya mo obvious dito. Ano to spiritual eh? Kasi, desierto yun tapos mag-rose, okay pa yun eh. Ang posible yun ha. Hindi, sabi nga sabi. Kaya nga sabi yung with joy and singing. So, obviously, ito yung mga anak ng Diyos na pinagpapala ng Diyos. May nananggaling sa lugar na sabi ating mahirap. Sinong mahirap dito? Taas kamay. Kita nyo, wala. Ayan. The joy, ito, the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. So may tatlong lugar dyan. So anong alam nyo sa Lebanon? Binobomba sila ngayon, di ba? Pero sa Bible po, lagi yan Lebanon, Cedar of Lebanon, Cedar of Lebanon, di ba? So kilala sila kasi yung nung time daw talaga nito, yung mga cedar na yan, kaya ngayon kahit yung flag nila, cedar tree, kung alam nyo yung flag nila. Nagmamalaki, yun ang doon sila nakilala, ang tataas, at titibay. Kaya ang isabihin ng glory of Lebanon shall be given unto it, again, sino yung it? Yung mga disyerto na tinira ng mga Kristiyano, ganun na, interpret na natin. So kasi yung glory ng Lebanon nga, doon sila kilala, sabi natin malakas, maunlad, nagpala, glory noon ililipat sa kanila. So parang mga Kristiyano, again, tayo ngayon, tayo mga tunay na Kristiyano, ang namamayagpag ngayon, yung mga kulto, di ba? Yabang yan eh. Kahit mga modern ano ngayon, CCF na, yan ang modern alam natin talaga eh. Kasi yung karamihan tao ngayon, alam na yung kalokohan eh, kibuloy, hindi na iniwala yan dyan eh. Yung mga Katolik, andun lang yun, kahit wala silang, ano eh, hindi pa natin sila naabot minsan eh. So, pero yung mga modern yan, mga non-denom, yan ang ano ngayon eh. Umaagaw ng attention. So, pero, huwag kayong mainggit. Amen? Narating yan. Kasi alam naman natin yan pag na-expose din yung mga yan. And then, ano pa? Yung, ano naman yung Carmel, tsaka Sharon. Actually, yung mga tatlong lugar na yan, nasa north yan. Parang natapos natin last time yun, di ba? So Lebanon, syempre nasa north ng Israel yan, di ba? Alam niyo yan kasi binobomba dun eh. Pero yung Sharon, dito naman yan sa bandang Mediterranean Sea, plain yan, maganda. Nabanggit natin last time yan, di ba? Yan yung magandang plain. Talaga tinutubuan ng marami, kaya nga ano dyan, sikat dyan, mga Rose of Sharon, nasa Bible yun eh. Basta marami tumutubo dyan kahit, ewan ko lang ngayon. So ganun din yung glory din nila, excellency, Carmel, ganun din yan, mabunga. Ilalagay dun sa mga sa desert nga again pinipicture dito ng mga anak ng Diyos na magpapalain. They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. Okay? Sige, may anong tali ha. May sabi dito, strengthen ye the weak hands. So ngayon, may nakikita tayo ngayon. Gonna solve it tayo kahit dito pag inaakay natin. So nakikita mo itong taong ito para walang pag-asa. Lagi yung problema, lalo daw mga nanay. Basta lagi ganun yung illustration eh. Hindi naman kasi talaga madali, amen? Amen! Ito, kahit mga young people minsan, may problema sa way, pinagdadaanan. Ano dapat natin gawin? Palakasin, paano? So siyempre, turuan. Alam natin yan dito sa church. Nagpapalakas sa atin, exhortation, salitaan ng Diyos. Kaya naalala ko si Christian na naman, di ba? Minsan, napakamahiyain naman ito. Pero pag natuto yan, ilang taon siguro, mga 20 years ba, no, siguro to.
Tigas na ng mukha niyan. Mga pastor na yan. Ganun yun. Amen? Kasi wala namang, alam niyo yung magpapatibay sa atin. Minsan na, pag nagkapera ako siguro, kaya iba, pag mga ano, yabangan na yan. Hoy, mga young people ha, mga Facebook kayo, baka yun ang dinaano nyo. Pag nagkapera ako, magpo-post din ako kung saan ano dito. Ganun, baka ganyan goal nyo. Hindi nyo kailangan yan. Kasi dyan yung makikita yung mga insecure eh. Iba talagang walang-wala na. Wala lang, kung ano-ano na lang. Mga pagyabang lang. So, malalakas kayo, salita ng Diyos yun. Pag natutunan nyo, dapat yung matutunan. Hindi peke yung confidence nyo. Kasi kahit po yung mga politiko na yan, peke yan eh. Okay, kahit mga religious leader, nape, kung sino man yan, mapera lang. Wala yan. Kaya tayo, umasa tayo. Kung salita ka ng Diyos, umasa. Parang last week. Yan, lalakas ka. And confirm the feebleness. Anong pagkakaiba, pagkakapareho ng strength and tsaka confirm? Yun nga yun eh, yung mga mayayain. Pag nakikita mo, ganun lang pala yun eh. Diba kahit kayo, kahit anong, yan, the drive, diba? Alam mo, galing mag-drive, yun niya, baka mabangga ako. Pag sanay-sanay ka na, mga ganun-ganun ka lang eh. So, dyan, ganun-ganun. Alam mo na yan eh. Diba? So sa buhay, pag alam mo yung gagawin mo, hindi ka na, ay, mga maliligaw, diba? Mga lalaki ngayon. Iba naman, sobrang ano naman. Tigas ng mukha. Pero pag bago ka, hindi mo alam gagawin pa, diba? Natutunan yan actually sa church, alam nyo ba yun? Kung nakikinig kayo. So, kala mo, mahirap pag ano, hindi lang mahirap. Lagi sinasabi sa inyo. Amen? Ano pa yung dapat maging matapang kayo? Kinu-confirm. Ganito lang yan. No? Makinig ka at tutunan mo. Feebleness, parang mahina. So, may kanta pa nga nito, di ba? Nasaan ba yun? Huwag na, ayoko lang kanta yun. Give thanks to the... Sino ba kumanta nun? Gaita ba? Don't know him, huwag na. Kaya nasa Bible yun eh. Anyway, ito yung parang katumbas nun eh. Sabi dyan, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance. Even God with a recompense, He will come and save you. Ligtas ka na ba? Pero isa ibang bagay, kailangan natin maligtas din eh, di ba? Kahit sigurado ka sa langit, na-reveal dito kung bakit sila ano eh, mahina eh. Pag may kalaban, ganyan yan eh. Kung sino bang kalaban nyo ngayon? Nagkukwento sa akin dito, yung mga bakla, yung professor, ganyan. Eh ako ngayon, may... Tulungan ko kayo ah, paano mag-ano dyan. Hindi nyo naman kailangan ano, ipatalo eh. Hindi rin nyo naman kailangan mag-give in. Kasi ganyan naman yung alam mo, babait. Ay, sure. Rain. Ah, ganun lang ka pa yun. Hindi mo kailangan magsungit din. Gawin mo, baliwalay mo yung para wala kinig. Tawagin mo, sir, kung gusto mo. Okay. Okay ka ba dyan? Ganun mo. So, alam mo dapat kung paano ka makitungo. Ngayon, ano pa yung mga kalaban natin? Pakarami, no? Yung mga kulto, kahit saan. Mga maangas dyan, mga magnanakaw, ano man yan. Kaya minsan takot tayo. Gusto winning ka, alam mo, may experience kang ano, na pahiya ka, ganyan, nasigawang ka. Anong gagawin mo na? Ang tawag yung sa atin, mga sulpot naman kayo eh. Kala kasi nila sila nauna eh. Sa Pilipinas. Anyway, ito yung panghawakan nyo ngayon. Huwag kang matakot, amen? Gusto winning, ano bang kakatakot mo doon? Masigawan ka. Sila yung may ano doon, eh, parusa sa Diyos doon, di ba? Pabastusin ka eh, ang ayos-ayos ng ano mo. So, umasa ka sa pagtatanggol ng Diyos at pag-reward ng Diyos. Ganun yan. Be strong, fear not, behold your God will come with a vengeance. Ganti po yun. Recompense, ganun din. Kung gano'n ka, eh, buti man lang kung sigawan lang ako, para kung sapakin ako. Ano yun, utula ka. Ang gagawin mo, eh tayo, syempre, alam ka na makipagsuntungan ka doon, nagsulwini ka, tapos makipagsuntungan. Eh, hindi naman, di ba? Malamang. Kaya mo na lang. Hindi na natin, ano eh. Bihira naman gagawa po, no? Pero kung sakali,
Huwag kang matakot. Amen? Amen. Then the eyes of the blind shall be opened. Ito, tumaan na tayo. Ito yung mga pinerform na meron kayo ni Jesus eh. So, bakit di tayo dapat matakot? Kahit yung mga... Sabi natin ikaw, palagay mo, ano ka, hindi ka matalino masyado, di ba? May mga bahay ka, hindi nakikita. Parang ganun yan eh. Blind. Mabubuksan yan. Ako, yan lang ang pangako. Ang pangako, ang inaasahan ko minsan sa inyo eh. Na minsan, pag nag-upish ako dito, tinatansya ko, ilang dekada pa kaya matututo itong mga to. Eh, umaasa lang ako ng ano, mabubuksan din itong mga to. Amen? Mamature din yan. At pag nakatingin ako minsan sa ibang church, ganun. Ako, sarili ko na lang. Hindi yan imposible. Itong mga mabanggitin niya dito, mga miracle na to, and the ears of the deaf shall be unstopped. Makakarinig din, spiritually, ganun din. Kunwari lang si... Sino matigasulo dito? Kunwari si... Sino volunteer? Kunwari si Johan. Minsan yung hatching mo, tinitiming mo sa ano eh. Ha? So, minsan umaasa tayo na magmamature din. Tsaga-tsaga yan. Actually, hindi nga kayo yung, ano, again, sabi sa tayo doon, may siraulo pa doon talaga, literal eh. Ayun ang time na yun, hindi pa masyado. Kaya, pinagpe-pray pa namin. Gawin mo yun. Literal yun ha. Nakakita ba yung loko-loko? Matino siyang kausap kasi na ano nga, na-obsess. So anyway, kung kaya natin, tiyagay natin. So, yun ang, yun ang sinasabi sa atin dito. May mga, may pag-asa naman sa Panginoon. Ano pa? Actually, lahat dinaanan dito. Mata, tenga, and then, the lame. Ay, lame. By the way, si, nag-preach si Bad ka, ano, parang nahinaan ako Bad eh. Naganda ka ba? Nasa yun na yan. Basta, siyempre, sa dahil din, maraming silang preacher doon, pero siyempre, parang, depende nga eh. Lagi sabi sa inyo, pag nag-preach kayo, yun, ang gayahin nyo, hindi mag-gaya, hindi mag-gaya-gaya, di ba? Hindi mo tayo, ano, dito eh. Basta totoo, sabihin mo, yun na yun, hindi sila nag-amen, nasahan mo lang yan, kasi di naman kilala mo masyado nyo eh. Pero kung alam nilang totoo, game naman yan. Kung hindi, bahala sila. Ganun lang yun. Yan ang ano sa preaching. Actually, mas maganda nga yung... ako, ramdam ko yan. Sa, dyan talaga, dyan ka mahuhubog eh. Kasi hindi ka pwedeing... Sa preaching ganito, yung ibang ginagawa, kaya gusto nila, amen, di ba? Mag-agree sa kanila. Pinipiling topic talaga, yung mga, ano, alam mo na, common masyado. Jesus is Lord, amen! Amen! O, syempre. So, pero minsan, ako ha, kung napansin nyo, pinipreach ko kung ano yung kailangan natin as a whole. Ngayon, hindi nyo na malalaman nyo, pero may mapansin din kayong ganun. Kaya, kailangan ng tapang dyan sa pangaral. Amen? Amen. Ayun, kung may lame dyan, itsagain nyo lang. Okay? Pero ang picture nga daw dito, pati yung lame, tatalon, lulundag. Nakita si Yolo. Dating lame yun. Lahat naman ng bata, mga lame, di ba? Pag natuto, na-practice. Again, yung ano to eh, extreme po to kasi kapunta to ng millennium tsaka new heaven and new earth. So kaya sabi dyan, like a heart, alam nyo ba yung heart? Parang mga deer yan eh. Tumakbo yan, bilis. And the tongue of the dumb shall sing. Di ba dumb is pipe. Nakakita na ko yung piping umanta. Meron, kaso hindi ka nais-nais, di ba? Yan ang picture dyan. For in the wilderness shall waters break out. Anong kinalaman nun? Kasi nga, yung nabanggit kanina, wilderness ko na, disyerto, tapos magkakaroon ng tubig. Ang makapawaw ka nun. Ngayon, again, yung ginagawa nila technology, galing pa rin yung sa dagat, nililinis, okay din. Pero pag talagang miracle, wow. Hindi lang yan, sabi pa dito, sa tubig pa rin to eh. And the parched ground, pag sinabi parched is tuyo, alam nyo yung tuyo, di ba? Tuyo, shall become a pool. Pag pool, puro tubig naman. And the thirsty land
springs of water. So, posible ba yon? Kaya nga tuyo yun kasi walang tubig dun eh. Kaya ang miracle po itong sinasabi dito eh. Para ma-picture natin ang isang mga, yun nga, nausubok ng Kristiyano, for example, dati walang alam to eh. Di ba, sabi ni Pastor sa akin, di ba, nalang yun na, hindi ka nagsasalita yan eh. Eh ngayon, ayaw na tumigil. Parang yun, nalang yun. Patawa din ako din. Kasi nga, yun ang pagkakilala sa akin dun. At totoo yun, na dito, nag-start tayo dito, 3 services agad. Hindi tayo nagtitipid sa salita. Kasi nga, yan ang ano eh. Yan ang kailangan natin. So ngayon, hindi yung posible yun. Amen? Sa tama lang sana din. Kasi iba, daldal naman ang walang saysay. Kaya, ayan. So parang pinipicture na yung kasiyahan nyo para kayong mga tuyong-tuyo. And then, dadami yung tubig. Hindi lang dadami. Pag sinabing pool, iba, napuno na. Baha naman. Ang pangit din yung baha. Pero maganda yung sa mga palay, di ba? Ano pa? And the parched ground shall become a pool and thirsty land springs of water in the habitation of dragons. Ay, may dragon pala. May dragons ba? Ayun, nakalagay eh. Yan, namay. Alam niyo yung Komodo dragon? Mamaya, may unicorn pa dito. Ah, last week ata yun, no? Unicorn. So, yung dragon po, totoo po yun eh. Kaya nung nabasa ko to, yung Komodo, saan may Komodo dragon? Saan may Komodo dragon? Saan? Bansa? Africa lagi yan. Ano yun. Pero actually, marami daw yan dito sa Indonesia. So, ano. Pero tama yun, disyerto po yan. Tingnan nyo minsan sa ano talagang disyerto yung ano yan. Yung kanilang environment. So, pero sabi nyo, the habitation of dragons where each lay shall be grass with reeds and rushes. So, parang magiging lush. Ibig sabihin, magkakaroon ng maraming. Kasi nga, maraming tubig, maraming halaman. Ayun. Tuloy pa natin yan na highway. Naalala niyo sa Isaiah, ano ba yun? Naalala niyo yung highway from Egypt and Assyria. Naalala niyo yan? Chapter... So, ano yung highway? Alam natin yan. Pero sa panahon nila, saan na yun? Yan, sa chapter 19, A Highway Out of Egypt. So, pag sinabing highway, ano sinasabi ng highway sa isang lugar? Pag may highway, may kaunlaran. Diba? Kaya itong San Mateo dati, naging nasabi ni mga, sinong unang santa kami dito talaga, lubak-lubak pa yan. Tapos papasok dyan, pangit ng kalsada, tinayo yung bahay namin dito. Lalo ito, nahuli na ito eh. Dito kami naglalaro, putik yan eh. So pag may highway, may kaunlaran, may traffic, may dumadaloy, may kaunlaran, may... Kaya sabi dito, an highway shall be there. Isa yun sa mga sign ng kaunlaran. At ano ba, and the way. May highway na, may way pa. Ibig sabihin talaga yung daanan eh. Ibig sabihin maraming pumupunta doon. Pag may mga wala masyadong tao, walang kwenta yun. Hindi naman, pero doon di pa na-appreciate, walang use, di ba? Sa lugar sa halala, minsan yung ibang lugar doon, di ba? Wala pa eh. Yung mga bumibili doon, mga ano lang nila, investment lang eh. Kasi nga, mura dati yun. So, ganyan din San Mateo dati. Kaya nakabili dyan si daddy. Mura pa yan. Ang laki ng lote doon, di ba? Mura pa eh. So, nagkaroon ng highway. Ang laki na ng highway dyan. Magkakaroon pa sa C6. Di ba? Ano yung sabihin nun? Magiging maunlad. Ibig sabihin, yun, makaunlaran. So, positive yan. And it shall be called the way of holiness. Naalala ko dito, kaya again, spiritual to, hindi lang basta economy ang pinag-uusapan natin dito. Kasi again, yung US po ngayon ay nausubok sila eh. Pero yung mga magaling na preacher dyan, mga tunay na lingkod ng Diyos, lagi na sinasabi nila, maunlad ang Amerika, alam yung bakit? Kasi mga mananampalataya nauna po dun. Kaya po may mga states sila doon, hindi nyo alam, alam nyo na ngayon. May mga lugar sila doon, talagang hinango lahat sa Bible eh. Mayroon sila doon mga
lugar na gano'n, tapos may sinasabi Bible Belt, may sinasabi silang gano'n eh. Kasi karamihan doon talaga mga Kristiyano. Na tinakikita ko dito, the way of holiness. Diba, hindi lang basta traffic, hindi lang economic, hindi lang yaman, hindi lang pera. Yun daw ay daan ng kabanalan. Ganyan po yan, kaya lahat ng, yan, katulad meron tayong mga programa dito, yung kahit yung computer literacy, dyan pampunta yan eh. Hindi naman natin, hindi tayo maglalaro dito eh. At dalong din natin kayo bago yung business. Okay, mag-IT na kayo para ako ay mga tauhan ko na kayo in the future. Hindi ganun. Gusto ko lang matuto kayo, gagamitin din natin yan sa pag-aaral natin. The unclean shall not pass over it. What? So kasi nga, holy eh. Pag ikaw, nabanggit lang sa US, lagi yung ano ngayon, yung migration. Maganda naman sana yung kaso, pag yung mga pumuntang tao doon, loko-loko, walang skill, maghihirap yung bansa na yun. Kaya may mga time talaga na, ay, ba't siya pumunta doon? Ako, hindi. Pinipilter nila yan eh. So, kaya sa church, ganoon din tayo dito. May napunta dito, okay, na-entertain natin, naligtas. Pero hindi lahat dito magtatagal eh. Pag hindi kaya yung ating standard dito, anong gagawin natin? Ayon sa preaching, ayon sa Bible, masasala tayo dito. Kaya ang parang sinasabi lang dito, yung highway na to, tinutukoy yung kabanalan o yung lugar na may kaunlaran, na andun yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. O well, syempre, bawal dun yung mga bawal. Okay, parang ganun. Sa, alam ko sa expressway, mga pinagbabawal din dyan, di ba? Mga sira-sira na kasi baka maka-damage ka eh. Ganun talaga. Kaya dito minsan pag, hindi ko alam, baka may mga time na ganyan eh, na minsan maramdaman nyo yan eh, na parang si pastor, bakit ako hindi ganyan niya, basta ganyan. Lalo na yung, yun nga, pag ano, may, sa atin yun, kunwari, may mga gusto mong magpastor, kunwari si Rain, gusto mong magpastor, ay pastor, bad, hindi ka pwede. Ibig sabihin lang nun, mahal ka ng pastor mo, hindi ka gustong ilagay sa, hindi ka naman pwede, hindi mo kaya. Huwag kang huwag kang magtatampo, yun ang gusto kong sabihin. Okay? So, ganyan talaga yung mga malinis. Bawal dito, hindi marumi. Nasakyan natin, misang, inaano natin kayo, di ba? Ang bira, aakit mo, putik na putik, may tayo pa, ganyan. Ano ka naman, gagamit ka ng gamit ng ano, di ba? Ito rin, sa church. Kaya kahit sa suot nyo lang, konting ayos naman. Ha, nag-ahit hindi yan tayo, mamaya, tatali ko yan. But it shall be for those, ito medyo, ayan, katali natin. Yung highway daw, magulat kayo dito kasi alam nating highway is, ito yung kalsada. Kaya mabanggit dito yung wayfaring man. Ano yung wayfaring man? Wayfaring. Tingnan ko na nga, mga sigurado. Alam ko, mga seaman yan, di ba? Teka lang, ha? Bigla ako na ano eh. Seafarer yun, no? Sabi ko na eh. Wayfarer. Driver. Traveler. Traveler, especially on foot. O, yun nga. Seafarer nga, naman. Anyway, bakit daw may highway kasi? Ano? Patay nga, makapag-travel ka ng maayos. Lalo pag may highway, ito yung tamang daan. Siyempre, walang dadaan ka. Camel dyan, walang aso dyan, di ba? Karang expressway. Sabi na, ang lalawak naman sa expressway dito, walang tao. Pero may dumadaan dun. Mabilisan yun, dapat yun. Minsan, lalo yung expressway talaga. Kaya nakakahataw ka dun. Walang tatawid dun kasi may mga fence. Kung walang fence, eh, talagang wala naman tatawid doon. Ganyan yan eh. Kaya sabihin niya dito, though fools, yung mga motorista daw, kung sino man yan, kahit daw loko-loko yan, ano? Shall not err therein. Ano sabihin nun? Hindi sila magkakamali. Bakit? Kasi nga maganda yung highway. Hindi yung tipong mababangga ka kasi may madilim dito, mayroon ditong humps, o mayroon parang sa nadaanan natin, di ba? Ano, may poste gano'n. Dadaan kayo pag malabo mata mo. Eh pong highway yan, ibig sabihin talagang daanan yan. So ang ganda nito actually kung naintindihan natin, yun nga, doon sa lugar na pinagpala daw ng Diyos, mayroong ganun.
Nandiyan niyo ba? So, sana napipicture natin bukod na may kaunlara, may tumutubo, yung tumutubo, wala yung mga loko-loko, may kabanalan. Kaya sa church, kung mapansin nyo, ganyan yung ginagawa natin. Lahat ng ika-ayos natin, yun ang ginagawa natin, tinuturo sa inyo magandang music. Paano din na kayo? Maghanap, paano bang gusto mong music? Rock, rap, o ano? Wala ka ng choice, yung maayos lang. Kasi yun ang makakabuti para sa atin lahat eh. Amen. Is the meat, di ba? Lahat ng standard natin. O kahit sa love life nyo, ganun din. Di ba? Inasabi na agad, hindi na kayo, ano kaya? Ang gusto ko ng ano na. Kasi kahit daw loko-loko, hindi ka magkakamali. Ang tawag dyan sa English, yung ano, foolproof. Alam na, narinig yun na ba yun? Foolproof, kahit loko-loko ka, hindi ka magkakamali. Ang ganda, amen? Amen. So yan ba sa langit? So, yan nga yan, sa millennium, either sa millennium, sa new heaven, new earth. Napakaganda doon ang pinipicture na lugar and pamamalakad kayusan. Ito na, so no lion shall be there. Sandali, para sa, di ba, may lion sa millennium. So, mamaya, makinig muna kayo. Nor any ravenous beast. Tata niyo yung ravenous. Ravening. Ano yung sabihin ng ravening? Ravenous. Matatapang or mga mapupusok, mga predator nga, namagit ko kanina, di ba? Kasi nga, kung naalala niyo yung ano sa millennium, di ba? Yung wolf, tsaka yung lamb, di ba? Magkasama na. Tapos yung lion is kakain na ng straw, yung sabihin ng damo. Kasi nga, sobrang ganda na ng environment. At tsaka tayo, imagine mo kung ikaw may lion dyan, may mga bansang ganun, di ba? Mga bear. Di ba, nakikita niyo ba sa newsfeed nyo, sa NF nyo? So, nakikita ko, kahit daw yung ano eh, nanunuwag eh. Kasi nga parang nadamay sila, yung mga hayop, nadamay sa ating violence, no? So, sabi ng isang resource, mas takot daw sila sa tao eh. But anyway, tapos na natin. And the ransom, so dito lumino eh, yung binanggit ko yung sa kanina, katsaka last week, hindi ganun kalino, pero ito, the ransom na eh. Sino ba yung ransom of the Lord? Mga niligtas, tinubos eh, di ba? Ransom, tinubos. Shall return and come to Zion. So yun na, obviously, obvious na obvious na ito. Itong lugar, laging pinagpapala sa Bible, Zion, Mountain of God, Jerusalem, heavenly, sa atin alam natin, heavenly Jerusalem yan. Hindi yan yung ano sa Middle East. Wala na, pasabugi na yun eh. Ito'y sa langit na. Kaya sabi dyan, yan, balik tayo sa topic natin kanina. Sino daw yung babalik? Yung mga ransom. Sino ba yung mga yan kanina? Yung parang natuyo na, di ba? Sabi dito, with songs and everlasting joy. Kaya lagi siya sabi sa inyo, kahit sa church, nabanggit natin yung highway kanina, i-practice na natin yung magpuri sa Diyos. Nakita niyo may mga Pentecostal kung paano magpuri. Parang OA naman. E tayo, awit ka lang, ganda ng awit, ang ganda ng mensahe, walang kakarnalan, tas ayaw mo pa. Inatamad ka ba? O ano? Gasawa ka na ba? Mag-suggest ka na maraming hymn tayo dyan. Narali mo yung other hymns. Gusto mo na kung talagang magaling ka, composer ka, yan. Kuha ka lang sa songs, parang ginawa ni Ezzy, di ba? Diba, ganun. Lagyan mo, lapata mo ng ano, pasikatin mo, di kantahin natin. Hindi ka pwedeng magsawa, hindi ka dapat nalalambot sa pagpupuri sa Diyos. Yan ang sabi dito. Kasi nga, kung naintindihan mo, paano tayo pinagpala ng Diyos at ano yung pagpapala meron tayo, ba't ka tatama rin? Ano yun? Ano yan? Diba? So yun nga, pagpunta ng church, parang naka zombie. Zombie ka, zombie ka ba? With songs and everlasting joy. Dapat ganun tayo, masaya tayo, sabi sa Psalms, di ba? Ano sabi ni David doon? I was glad when they say unto me, let us come in the house of the Lord, house of God. They shall obtain joy and gladness. Ang saya. At totoong saya. Amen? Amen. Ang hirap niyong ano. Pag nag-preach kayo, doon kayo may hirapan minsan eh. Paano dadalhin yung crowd? Gaya nagpapakanta lang kayo dito.
Are you happy? Yes. Alam nyo ba yung happy tsaka blessed, isa lang yan. Yes, sa Matthew, blessed are you when? Yan. Blessed are the meek, blessed are the pure in heart, spirit. Sa Luke, happy. Happy ba kayo? Are you happy? Amen. Kung hindi kayo happy, maging happy kayo. Ligtas kayo, may pagkakataon kayong ganapin, kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Alam din pa rin. Sandro eh. Problema ko ba dyan? Kahit si pastor na layo nga sinasabi. They shall obtain joy and gladness. Amen? Amen. Wala pa rin. Ito ata gusto nyo. Hindi. And sorrow and sighing. Ngayon, talagang may problema sa mundo. Hindi natin dinidenyan yan. Inaalam nga natin isa-isa pa eh, di ba? Minsan, ina-enumerate nito. Nakakaawa yung ganitong kalagayan. Inaalam natin yan. Kasi yan ang reality. Yan dyan yan eh. Hindi natin tinatakasan yan. Pero, ay yung sighing naman. May nabanggit sa Ezekiel naman. Nagitin natin ito. Cry and sigh. Rhyme, di ba? Ito, sa 9. 2, pero sabi sa 9. Ako na lang. And the Lord said unto him, go to the midst of the city, to the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst of thereof. So, may mga tao daw na hindi natutuwa sa abomination. Amen? Amen. E lalo yung mga bakla ngayon, lagi na lang sa kumpanya, sa school. Ano ginagawa nyo? Pag, uy, Pride Month na naman. Ano ginagawa nyo? Tuwa ba kayo? Hindi. Ano ginagawa nyo? Pakita nyo yung disgust nyo dyan. Walang masama doon. Dapat ganun nga eh. Huwag nyong atinan. Ito atin dyan. Dapat makarinig pa nga sila ng ganun eh. Ito yung sinasabi dito eh. May mga tao daw, dahil tapat sila sa Diyos, ano sila? Naka-Diyos, ayaw nila sa abomination. Kaya sumisigaw sila, humihiyaw. Oh, bakit yan? Ayaw namin yan. Hindi yan dapat dito. Dapat ganun daw tayo eh. Anong gagawin daw sa kanila? Sila yung mamalkahan eh. Actually parang picture to po sa Revelation eh. Again, di 666 sila. Mamalkahan yan. Para sa mga hindi sila matabla nung, di ba? Kung alam nyo yung 144,000. Parang dito kinuha din actually yun. So positive to mga tong taong to. Okay? Humihiyaw sila yung mga abomination. Oy, bakit yan? Hindi tayo dapat ganyan. Minsan dapat ganun tayo eh. Pero ba't din tayo minsan ganun? Kasi ayaw natin yung persecution, ayaw natin ang tuligsain tayo. O, totoo lang. Pero itong picture na to sa chapter 9 ng Ezekiel, positive yun. Sila kasi yung umaayaw sa abomination, later, sila yung pagpapalain ng Diyos, lalagyan sila ng mark. Pero ang gusto kong pansinin nyo dito, yung hindi lang cry, merong sanihay. Ay nako, nga bakla na naman to. Ay nako, nga politiko na to. Magnanako na to, kabastos na to. Kasi ganun tayo, huwag kayong manghihina, huwag kayong, eh basta diba dahil masaya tayo, basta. Dahil pinagpala tayo ng Diyos, yeah, meron, pero masanay na kayo. Na ganun talaga tayo sa mundong to, hindi natin ma-achieve yung talagang kasiyahan na hinanda sa atin. Hindi pa kasi dito, hindi pa ngayon, okay? Sa panahon natin ngayon, talagang ganun. Ganun. Ganun talaga. At hindi tayo nagsasayda. Ah, church na naman. Ah. Huwag ganun. Ah, ties na naman. Ah. Dapat nag-asay tayo sa abomination. So, balik tayo sa kanina. Yun po yun. May sorrow and sighing. Pag nasa langit ka na, ah, wala nang ganun. Diba? Nasa langit ka na eh. Ikaw na nag-urol doon. Ano mang ginagawa mo doon? Diba? Lumilipad ka na. Nag-asaya na lang tayo doon. Kasama ang Panginoon. Gawit na. Nag-asaya. Fellowship. Diba? Nag-aaral. Katabaho siguro tayo doon. Kumain. Hindi tayo nabusog. Saya doon, diba? Diba sinabi sa Revelation, merong anong puno doon? Anong paborito yung puno? O syempre, yung 12 manners of fruit. Diba? Ano pa? Marami pa doon.
Dahil pang prutas na natin nakakain. Anong pinakamasarap ng prutas na nakakain? Mangga, masarap na eh, di ba? Pero meron pang iba eh, kasi di na tayo sanay. Yung mga orange na, pag maayos talaga, di ba? Pag malusog yung ano. Kasi minsan kaya ayaw natin ng pongkan. Masarap ba yung pongkan? Kaya minsan pag tuyong-tuyo yung binibenta sa palengke, wala eh. Pero pag pulp talaga, sarap nun. Eh pag nasa langit ka na, so wala na, wala nang sighing and sorrow. Amen. Kaya itong magandang message sa atin, sana itiwala tayo sa Diyos. Huwag kang tahina-hina dyan. Amen? Amen. Yan ang ginagawa natin lagi sa inyo. Kaya ang nag-i-please tayo dito, nag-aaral tayo. Kaya sa akin yung pastor, minsan ang hirap nung ikaw yung encourage mo iba. Kasi ikaw mismo, meron ka din pinagdadaanan. Pero kailangan eh. Huwag ka na mag-preach kung ina-ina ka lang dyan. Amen? Amen! Enjoy nyo to kaya naalala ko sa amin. Kasi syempre nga, balis na kami doon, medyo si Pastor nahihina na eh. So nai-miss ko yung dating siya. Kaya yun ang naranasan nyo ngayon. Blessing yan. Amen? Amen! Yung mga ano, sigaw na naman. Lakas naman sumigaw. Nai-miss nyo yan. Pastor noon talaga, ganun din yun. Kahit maliit yun. Para lumakas yung mga mahina. Eh, para nakakalas yung salita. Hindi lang salita kasi may katotohanan yan eh. Amen. Lalo pag ginusto mo pa, aaralin mo pa ulit, hanapin mo pa, hindi mo tatanggi. Yung naalala ko yung anak ng pastor. Ganun yun, kaya nayari yun eh, mga spoiled. Yung nagre-reklamo, hindi ko pinakain, pinausaha kami, hindi ko pinakain. Pinalo kami ng ano, wooden spoon. Siguro may kalokohan kang ginawa. Hindi naman may niwalang bite-bite, makapaluhin ka eh. Kaya nang hindi niya alam, ang dami niya sinira. Bata yan. Kaya nga tayo, di, may nangyari din sa atin ganyan dito. Hindi na masyado, pero nakapanghina sa umpisa. Kaya pag narinig mo yung salita ng Diyos, kasi ang tindi ng charge sa kanya, kasi pastor siya, tapos ganun yung anak niya, kaya binitendahan niya kalaban. Niyayari siya ngayon. Buti na, si Stephen mabait. Amen? Amen. Mabait ba Stephen? Mihina. Eh, Joshua. Hindi ko lang anak si Joshua, pero si Peter. Lahat tayo dapat. Kasi member kayo dito eh. Ngayon, tulad ng ginawa niya, nagloko-loko na si Stephen. Wala na ako Diyos eh. Ginawa ko na lahat ng pwede mong gawin dyan. Amen. Huwag mong dadrag yung buong church. O, sino na ang hinada dito? O, isa-isa na natin. Tali ko ha. Mayroon pang 7 minutes. Kumpala nyo sa buhay nyo yung wilderness. Minsan yung kahirapan, ganyan yan eh. Alam nyo iba kaya nagloloko din pag nakakuha na, pag nagtrabaho na. Kaya mga politiko. O kaya kahit mga doktor din. Ba't nanlolo ko minsan yung mga doktor? Kasi sasabihin nila, naghihirap ako sa school, di naman. OA minsan kaya, pag nag-ano kayo, gusto, ang hirap na exam namin. Wala pa yan. Aral lang yan, utak lang yan eh. May mga nakaka-stress minsan, problema. Katulad nga na, nababanggit ko sa inyo, pastor siya, matino siya, matapang siya. Yung anak niya pa, siguro may nakakausap na ewan niyo kung sino. Siniraan siya. Sasabihin yung Christian upbringing niya, pangit. Hindi tama yan. Dapat mga bahay, nagtatrabaho din. Nagtatrabaho ka. Kaya bang andiyan ka, makinig ka. Mag-submit ka kasi buhay mo naman talaga. Eh. Hindi ka naman, kaso wala pa. Gusto nang kumawala. Lahat ng ginagawa magulang siya para sa kayo, mabuti mo. Alam naman namin, aalis din kayo later eh. Anong kala, gusto nyo abusuhin? Yan ang term. Ay, naabuso ko na. What? Parang yung si Stephen, naabuso mo namin. Hey, nautusan ako eh. Para sa'yo din yun. Para maano yung karakter mo, mahubog. Ang dami mga hindi tumatagal sa tabaho ngayon kasi ganun eh. Mautusan lang, masigawan lang, makakorek lang. Oh, ba't mali ito ah? Wala na, quit na. Kapitsyon niyo yung sarili niyo na wilderness kayo, na parang kayo namumulaklak. Minsan subukan niyo rin pong mga ganun, magtanim-tanim.
Lagi natin illustration dito yan eh. Minsan hindi madali, hindi minsan mahirap yan, minsan, pero minsan hindi madali. May mga hinahanap yan eh. So nagbo-bloom na kayo, namumunga na kayo bilang mga Kristiyano, di ba? Nag-usolwini ka, namumunga, totoo. Marami ka naakay, tapos pinagpapala ka rin personally. Uy, sarap nun. Tapos umaasa ka pa ng maraming pagpapala sa langit. Ano ba? Eh, kaso may problema pa rin. Basta nabanggit niya kayo, pastor na nga, nagtapat na. Ito, masusuklihan ng Diyos yun. Amen. Pati yung sighing and crying, crying, sorrow and sighing, mawala yan. Yun lang yung picture nyo. Sinong hirap na dito sa buhay? Sino? Wala. Sinabi nga sa inyo, wala, di ba? Masakali lang. Ayun, nahihiya lang kayo magtaas ang kamay. Pastor, ang hirap mag-aaral. Tapos mag-aaral pa. Sesel mo lang ka pa sa bahay. Sesel mo lang ka sa school. Sesel mo lang ka pa sa church. Sesel mo lang ka pa sa asawa mo. Lalaban na naman. Lalaban. Si Pastor, lagi siya sabi yun. Paglaban daw, lagi na alala si Adan at si Eva. Kasi naman, nagkasala pa itong mga... Sa akin, wala na sa tayong damit. Joke lang yan. Pero di ba kasi yung mga babae nyo yung ganyan? E buti nga kayo, si Ma'am Jo, ang ganda ng ano. Sana all. Ito sa Pilipinas, nauuso na rin yung ganyan. Nadaan ako kanina ng traffic eh. Magkano ba yun eh? Dadali mo pa yung labada dun eh. Ang hirap din, di ba? Mga laundry house. Ang hirap naman maging asawang babae. Sabihin na, pasalamat kayo mga lalaki, di reklamador. Amen? Doon may mga ganun din. Pero bihira. Dapat lang naman. Amen? Ano ba? Yan lang, sabihin nyo. Ito, sabihin nyo natin, sorrow and sighing shall flee away. Ready, go. Sorrow and sighing shall flee away. Mauubos din yan, mawawala din yan. Eh, gising na naman maaga, tapos na naman, traffic na naman. Gusto mo sa probinsya ka, pwede. Anong traffic doon? Wala rin pera. Depende, meron niya iba. Pero, ano, huwag mareklamo. Amen? Amen. Ano ba? Ano may nareklamo ng mga ano? Yung alak ng basta nareklamo actually noon, medyo matalino, ayun yung pahuli. Pero parang feeling ko, ano eh, na-in love din eh. Gusto niya, ano, maging malaya. Kaya gumagawa siya ng kwento. Kilala tayong ganyan, di ba? Hmm. Gusto mong malaya ngayon na. Ilang taon na lang eh. Hindi ka pa nagtyaga. Ano ba? Problema niya. Pag-exam na naman. Maganda nga yun. Ako, mas gusto ko nga yung ganun. Ano, eh. Challenging. Hindi pa ako nag-aaral dati. Minsan lang. Ang sarap nun eh. Di ba? Wala ginawa, aral-aral, yung nanay, tatay mo sila nagpapaano sa'yo, baon, di ba? Pakain, ikaw aral ka lang, nireklamo ka na, eh paano kung pag natabaho ka, hindi mo alam minsan kung saan ka kukuha. Kala mo, la, pag gadin mo, tabaho agad, agawan din yan. Ha? Lilipas din yan. Eh paano pag mismo sa bahay minsan? Sa mismong bahay, nabanggit ko na pala yung ano, no? Babae. Sinong inaapi dito? Ganun kasi usapan ngayon eh. Yung iba ng mga nagpapa self-righteous. Hindi ko gagawin sa asawa, hindi ko papaluin yung anak ko. Para lang magmukhang masama yung isa. Ay sinabi sa Bible yung paluin mo. Amen. Amen. Ganun kaya lang, Diyos nagsabi no, sinabi yung masamang tatay pinalo ka. Ako sinabi yung masama ang Diyos. Hindi nyo, mabata? Amen, ha? Ano ba? Ano pa yung mga paghihirap natin? Ay, isang oras na pala. Imagine nyo na, pinaka... Chinatsaga nyo sa buhay. Sino chinatsaga nyo? Anak, asawa, boss, customer, lilipas din yan. Amen? Amen. Lilipas din yan. Okay, let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita. I pray na naintindihan po namin. Kahit 10 verses lang po, napaka ganda kung naintindihan namin. Ito pa yung pangako nyo pala.
napakatalon yung time at lugar kung saan gagapalain yung bawat isa, especially mga anak ni Lord, especially mga naglingkod sa inyo, Panginoon. Yes, may nagdadaanan kami lahat. Iba-iba nga lang. Yung iba sakit, yung iba problema sa pera, yung iba sa kasalusugan, sa anak, sa magulang, ano man yan. I pray, Panginoon, na umasa kami sa inyong salita. Talaga naman, napakabilis lang ng buhay, napakabilis lang ng taon. Ay, hindi kami maging mareklamo dahil ang pangako nyo rin, lahat yan lilipas at parang wala, Panginoon. So I pray, tiwala ang bawat sila, lahat yung mga bata, Panginoon. Marami sila pagdadaanan pa. Iba naman, nasa time na sila po yung masaya at wala pa halos problema. But ayan, dati po ulit sila. Kaya ang ganda lagi sila na sa church, na kikita nila yung buhay dito at na-survey nila, Panginoon, sa inyong salita, and then even sa mga buhay ng mga kapatid. I pray again, kayo po mag-ingas about sa magturo. At pag dumaan na kami sa ganitong pagsubok nawa, hindi namin gawin yung ginagawa ng iba. Sila'y pinagpala nyo na, minsan hindi pa na-appreciate yung natanggap nilang disiplina, instruction, Panginoon, nawa ay katulad sinasabi dito, Panginoon, na pinapangako nyo, lahat yan mawala naman. At kayo po'y mabuhay ng walang hanggan. And that yun lang magmamatter. So ngayon ay mag-ipon na kami ng rewards. Mag-ipon kami ng please namin kayo. Para mas masaya po ang bawat isa. So mga problema ngayon, tatawa na lang namin yan later. Naalala namin na napakabuti niyo pala sa amin, Panginoon. At ang Panginoon, I still pray. Kung mga prayer request, Panginoon, may sakit, Panginoon, may dadaanan. Sa daya din, Panginoon, sa Pastor Lito. Alain ni Lord siya at nagdadaanan ng Lord sa kanila ay pagtagumpayan din po, even kami dito, Panginoon, mga pinapanalangin namin na kailangan, especially kalusugan, Panginoon, tarunungan para sa bawat isa, material, Panginoon, nakasunod na yan, na kayo pong mag-provide according to your will, according to our timetable, Panginoon. So, alam po, Lord, mag-ingatan niyo pong bawat isa. Lagi kang mag-excited sa inyong gawain. At again, kung may problema, harapin namin ito, Lord, na may pagtitiwala sa inyo na ito, lilipas din. Lahat po, Lord, kami ulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.